Simula na ang 15 araw na lockdown ng 2 residential building sa Alabang, Muntinlupa. Saksi live si Katrina Son. Katrina. Igan, tatagal nga hanggang July 22 ang localized community quarantine na yan dito sa Alabang. Hindi lang dami ng kaso, kundi dahil sa bilis ng hawaan, kaya isinailalim sa Enhanced Localized Community Quarantine ang PhilInvest Socialized Housing Complex Building 1 at Building 7 sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. 4 days, no, before makakatransmit. Ito yung pinakamabilis namin so far. 1.89, meaning isang araw, 0.89, nakatransmit mabilis. Simula kaninang alas 12 ng tanghali, essential workers lang at may emergency case ang pwedeng lumabas. Magtatagal yan hanggang alas 12 rin ng tanghali sa July 22. Sa ngayon, may 15 active cases sa lugar at ang tinitingnang dahilan ng mabilis na pagkalat. Yung lugar kasi dito sa amin sa socialized PhilInvest housing, tabi-tabi ang bahay. So ito, pinipilit namin ipatupad sa kanila yung social distancing, which na violate na naman ang mga tagaroon sa lugar nila. Habang naka-lockdown, isa swab test ang mahigit 300 residente. Maaga naman daw silang inabisuhan na maghanda. Tayo po ay mag-provide po ng mga relief goods, good for 15 days sa ating po mga nasasakupan. Magbibigay po ang ating city government, gano'n na rin po ang ating po barangay sa mga pangangailangan, lalo na po sa pagkain. Sa huling tala ng Muntinlupa LGU, 542 ang COVID-19 cases, habang 40 na ang namatay sa lungsod. Mas maliit yan kumpara sa 5 nangungunang lungsod sa Metro Manila. Sa ngayon, mahigit 20,000 na ang kaso sa Metro Manila, ang pinakamarami sa lahat ng rehiyon ng bansa. Igan, sa pag-iikot nga natin kanina, nakita natin na talagang mahigpit yung ginagawa nilang pagbabantay dun sa lugar. Talagang may mga nakabantay ng mga pulis at mga taga-barangay sa lahat ng entry at exit points ng mga residential building na naka-lockdown ngayon. At live mula dito sa Muntinlupa, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.